Kaya ka na-viral dahil bumili si Senator Ping Lacso ng iyong crispy kangkong. Yes po. So sabi niya, so wow. Expect that all the senators will have a taste of your kangkong chips. Yes, sabi ko, yes. Dami nito, paano natin ito gagawin? Sabi ni Daddy, ang galing, malutong, malasa pa. Talaga napapamura si Daddy sa sarap. Sabi niya, paano nangyari yun? Tapos yun po, yung unang araw na nag-deliver ako ng first order ng product po. Huling araw na pala ng pagkikita namin ni Daddy. Ano yung initial reaction mo nung nakarating sa'yo na wala na si lolo mo? Hindi ka pa makapaniwala? Hindi po. Kusahit mo wala ng tatay. Yung tunay mong tatay, hinahanap mo? Hindi ko po siya hanapin. Nakilala mo ba siya? Feeling ko din naman po hindi na kailangan. Sinibala na yun. Ang alam. Sobra. Kakakin mo yung supervisor. Ano sasabihin ka dito? Yung last po ako po yung magsisipo. So natuturoan kayo? Wala ko pong connection. Ano pala? Pero nagbabayad na sila. Kasi pag sinibo na yun. Sakit sa lalamunan. Kasi pag nakuha nila yan, pag tuloy-tuloy yan, yan ang stop yan. Ang ala. Sobra. Malat po yung ano. Okay sa barbecue. Baso mo bro yung ano nila. Parang na ano yung asin? Nabuo po. Buo? Hindi nyo ba nakokontrol? Quality control? Nakakontrol naman po. Ito hindi mo na. May nagreklamo na sa'yo. Maano kasi alat ako sa na. Ano? Sa alat. Ha? Alat. Ng alat? Pero, nahulog. Baka yun ang nagpapatagal ng buhay. Yung powder po yung nakakasipsip po ng oil. Check niyo po yung... Hindi, yung alat. Yung ano, yung regular, yung original, okay yung... Kasi maghahabol ka. Itong sobrang yun alat. Yun nga po yung ano namin. Para natamba ka ng asin yung ilal, yung mga... makakapal opo. Na breadings para ganun. Kasi lately po hindi po talaga ako nakasubaybay. Ako po kasi yung quality control po talaga. Kasi ako po yung may alam eh since ano. Pero may sukat yung kada ano. Yes po, may ganun. Ba't hindi nyo na-control? Sino ano? Kaninang responsibility yan? Supervisor po. Kakakin mo yung supervisor. Ano sasabihin ka dito? Sino ba supervisor? Papi, patawag si Asi. Sakit sa'yo lang mo yan. Sagot ka, man. Ito ba sa quality control? Yes, po. Sobrang ala? Barbecue. Barbecue po. Mm-hmm. Ang ginawa mo, napabayaan mo. Sa flavors po. Nagyabang ka sa asin. Sa flavors po siguro na. Napadami po yung flavor. Flavor? Kasi nung last po, ako po yung nagsisil po. Ikaw nagsisil. Eh, nagsisil ka lang pala paano umalat. Nagsisil lang. Kaya sabihin, hindi po siya yung nag-ano. Hindi po. Ako po yung nag-check nung ano, nung luto. So, natuturoan kayo? Opo. Joke lang. Nagtuturoan kayo? So, si kanina talagang ano to? Alok. Alok na yung mga alok. Magtihan nyo na yung barbecue. Saka nagpunta. Pakabawas eh. Saka nagpunta. Ba't napubaya? Ano? Kuya, pingin tubig. Nagsusot kayo. O huwag na kayo magsusot next time. Kasi napapabayaan nyo. Masyado kayo na-overwhelm. Ano? Sumobra. Tay tayo dyan. Oh, Diyos ko. Dito masisira ang negosyo mo. Yung hapkalodo. Ito na yung katapusan mo. Last day mo na today. Yan po yung ano po, pinauna ko pong nakasama. Siya po. Simula po nung unang buwan. Dapat kabisado mo. Ayan. Kami lang pong dalawa partner kami nung araw-araw. Now next time ha. Gusto ko pareho yung ganyan ha. Ha? Dina-prank ko lang sa'yo. Ikaw na. Yeah.
Joke lang ha, pinaprank ko lang kayo. Masarap. Masarap ito no, sumakay, maalat daw. Hindi ko maalat talaga. Hindi, pinaprank ko lang kayo. Ayan o, no? 1, 2. You got prank. Naka-record ako. At kasama natin ngayon, ang hindi siya celebrity, pero kilalang-kilala na siya dahil sa kanyang kangkong chips kasi nga na-viral siya. Josh Mojica. Josh! Hello po, Mama. Ayan, Diyos ko. Kumusta na ang lagay ngayon ng kangkong chips mo mula nang ikaw ay ma-viral? Ngayon po ay napakaganda po ng lagay ng kangkong chips dahil umani po siya ng views at engagements at ngayon po ay unti-unti na pong na-establish yung business at nakikilala, kaya malaking pagpapasalamat po tayo. Kaya ka na-viral dahil bumili si Senator Ping Lacso ng iyong yes po, crispy kangkong. Paano nakarating sa kanya yun? Yung secretary po niya, si Miss Karenina Villamar, nag-chat po siya sa page. Dalawa lang po kami nagluluto nun. Wala pa po talaga dun yung boom eh. Dun lang po talaga siya dumating. Nung bigla pong may nag-order sa page na 100 sour and cream, 100 barbecue, 100 cheese, 100 original. Sabi ko, grabe to ah. Dami nito, paano natin to gagawin? Grabe po yun, sobrang saya namin. Hanggang po sa doon na, sinama ko na halina kayo, magtatrabaho tayo. Lahat po sila, yan, tuloy-tuloy na po kami, padami kami ng padami. And then, not knowing po na si Senator Ping Lacson po pala yun. Nung natapos na po namin yung 400 pack, sabi ko po, ready for pick up na. May dumadating pong van. Nakalagay po dun sa van, napakalaking mukha, Senator Ping Lacson. Binigyan pa po kami ng mga bag ng alcohol, ng mga face mask. Ang dami po nun, isang kaban po yun. Dun po namin nalaman, Senator Ping Lacson pala yun. Tapos chinat ko po yung secretary po niya, si Miss Karenina. Sabi ko, Miss, si Senator Ping Lacson. Sabi po niya, yes po, gagamitin po namin siya sa Christmas basket pang giveaway sa lahat ng senators. Tapos sabi niya, so expect that all the senators will have a taste of your kangkong chips. Yes, sabi ko, yes. Yun po, dun po nagsimula. And then, hanggang sa nagkakwentuhan po kami ni Miss Karenina, sabi niya, sakto daw po yung startup ko. Tapos kinwento ko po yung startup ko kung paano nangyari yun. Okay. And then, until siguro po na antig po si Miss Karenina, kinwento po siguro niya kay Senator. Yun po, sabi po dun sa post, parang, I ordered kangkong chips from a 17-year-old Cabiteño to give away for my Christmas basket. Ganun po. Doon nag-start kay Senator Ping. Kaya yes, nagdire-diretso na rin pagiging viral mo. At malaking tulong ha. Kaya naman umiinga yung crispy kangkong mo. At ngayon, hindi na kayo magkanda uga-uga sa paggawa. No? Yes po. Malaking tulong po talaga yun. Kasi dahil po doon, nagsimula pong makilala yung business. At umingay po siya dahil doon sa kabataan na ano eh. Dahil nalaman na po ng ibang tao na puro kabataan pala yung nagawa nito. Yung mga anak pala ni ganito, nagawa doon, natulong pala doon. Eh, doon po nagsimula. What inspires you to do this, yung kangkong? Bakit kangkong? Bakit hindi iba? Yung idea po nagsimula nung May nung birthday ni Daddy. Daddy mo, yung lolo mo? Yes po. Daddy, which is my lolo. Nung birthday po niya, nagluto po si Tita Lisette ko ng recipe nun. Masarapan po kami. Sabi ni Daddy, ang galing, malutong, malasa pa. Talaga napapamura si Daddy sa sarap. Sabi niya, paano nangyari yun? Tapos yun po, naisip na, benta kaya natin to. Una po, ginawa po namin ni Mami Nelko. Nilagay po namin siya sa tub. Nagluluto po ako nung nagpaturo ako kay Tita. Tapos nagpost po ako sa FB. Sabi ko, crispy kangkong in a tub. May nabili naman po mga tropa po. May naging sukay po ako isa. Mag-isa lang po siya nun. Tapos tumigil po ako nun. I stopped dahil hindi po ako ganun kaprosigido at first dahil wala pa po akong vision eh. Hanggang sa... Nag-stop ka dahil hindi mabili? Yes po. Natira lang po yung isang sukay ko na yun nga po. Minsan lang din naman siya na-order. Naisip ko na wala na eh. Ba't patutuloy? Hanggang sa dumating po yung turning point ng buhay ko na mula po nung may narinig po akong salita galing kay Daddy. Na ano? Sabi po niya sa akin, alam mo ba, Jello, na hindi madali ang buhay ka, alam mo ba? Kaya, huwag mong babaan ang pangarap. May sakit na po siya nun, kaya feeling ko po yung salitang yun yung gusto niyang ipadama sa akin. Gusto niyang tumatak sa akin na hindi madali ang buhay, kaya huwag mong kilingin ang maging madali. Kailangan magpursige ka, kailangan paghirapan mo. Kinabukasan po after nun, umupo ako sa computer ko. Kasi doon po ako lagi, computer ano po, addict. Pero ginamit ko po siya in a good way. Nagawa po ako ng logo. Tinapos ko po yung logo ng isang araw. Kinabukasan po, bumili po ako ng packaging. Bumili po ako ng ingredients. Sinimulan ko po talaga siya from scratch. Kung magkano yung pera ko, pinagkasya ko po doon. Tapos,
Hanggang sa nagluto po ako ng umaga, 6 a.m. Gising po ako, nagluto ako mag-isa. Nagugulat sila, dati may nagluluto dun. Sino ba yun? So yun po. Tapos po, nung natapos ko yung finished product. Nandun na sa packaging. Nag-photoshoot na din po ako. Pinicturan ko po yung product. Kinaptionan ko po sa FB ng magandang caption para po makaani. Kahit mga kaunting kaibigan ko lang. Yun po. Sinend ko po siya kay mama and then proud na proud si mama kahit first step pa lang yun. Tapos oras na po na papakita ko na kay daddy. Biglang, yun na din po yung dadalhin po siya sa hospital for check. Daddy mo? Yes po. Dahil? Kasi po, may nararamdaman na po siya na hindi po siya okay. Parang nagka-stiff neck po siya. Yung mga joints niya, mahina. Hindi po siya nakakalakad masyado. Kaya dadalhin po siya sa hospital for check-up. Una po, isip ko, malakas si daddy. Kaya-kaya niya yun. Wala naman yan. Sakit. Stiff neck lang yan. Kayuma lang yan. Tapos po, nung inakay ko po siya sa kotse, not knowing na yun na po pala yung huli namin pagkikita. Pag alis po nila, first order po, i-deliver ko na ng Kangkong Chips Original. Yung unang order po na yun, umalis po ako dito sa bahay. Matagal po ako sa labas, dineliver ko po sa tropa. Pagtapos po nun, hindi ko alam na nakabalik na pala si daddy sa bahay. Tapos, ang nangyayari pala is, dumumi si daddy ng dugo pag uwi. Tapos, sinugod na po siya sa ospital para i-confine sa Muntinlupa. Kinabukasan po after that day na matapos ko yung Prada, check up si daddy, i-confine siya. Kinabukasan po, tanghali po nun eh. Masaya po kami dito, nagkakasayahan po kami dahil family bonding. Si daddy naka-video call namin, nag-hi siya. Nag-hi po siya sa kapatid ko, sabi niya, hi Tanya, ganyan. After po mga 30 minutes lang, 1 hour, tumawag po sa amin si Tito Ednel na kinuha na ni Lord ang daddy. Yun po masakit. Kasi hindi na kami nakapagpaalam. Pandemic po nun eh. COVID po kaya bawal pumasok ng hospital. Isa lang po yung magbabantay. Si Tito Ednel ko lang po. Sugod po kami sa hospital. Lahat po kami. Una po lumalaban pa si daddy. Pero yung heartbeat po pala galing na lang sa pacemaker. Yun po. Hanggang sa wala na po talaga siya. Masakit po dahil yung unang araw na nag-deliver ako ng first order ng product ko, huling araw na pala ng pagkikita namin ni daddy. Yung unang araw na natapos ko yung produkto, yun pala yung huling araw na makakasama ko siya. Kaya po, siya po talaga yung inspirasyon ng lahat ng to. Kung bakit ko to ginagawa, kung bakit ko ginagalingan, kung bakit ko po tinutodo lahat ng ginagawa ko kasi sabi niya, huwag babaan eh. Sabi po niya, taasan mo. Tuloy mo lang sa paglipad. Masakit po na bakit nangyayari lahat ng to, kailan wala na siya. Pero nangyayari pala to dahil hindi talaga siya nawala. Nandiyan lang po siya, todo buhos ng blessings at paggabay sa amin. Kung ano po yung gusto niya para sa amin, binibigay po niya ngayon. Kung ano yung... Nararamdaman mo pa rin siya. Ramdam ko po siya. Kada dating ng blessings, para nga pong miracle na yung iba eh. Halimbawa po, doon na lang po sa... Para pong may kukuha ng order sa amin mga lunch, maramihan po yun. Kalaban po namin mga catering, malalaking catering, tapos kami po pamilya lang, chowding lang na nagluluto lang sa bahay. Isipin niyo po, yung mga kalaban naming apat na catering, ganito, ganyan, malalaki. Nabigay po sa amin yung opportunity na makapag-serve po sa mga frontliners. Malaking blessings din po siya kasi madami po yung orders eh, parang daily siya, ganun, daily pack meals. Isipin niyo po bakit napunta sa amin yun? Ba't kami yung napili? Siguro, kinilusan na naman ni daddy. Ganun po kami, ayun na naman si daddy, nagbibigay na naman ng blessings. Binulungan siguro ni daddy yun para kami yung mapili, ganun. Binulungan ni daddy yun para bumili ng kangkong, ganun po. Bakit mahal na mahal ni daddy ni Lord? Kasi mahal na mahal po niya kami. Siya po yung nagpalaki sa akin mula pagkabata dahil 2 months pa lang po ako, nagtrabaho na si mama. Lumaki po ako sa lolo at lola ko kaya minahal ko po talaga sila. Sila po yung nagpalaki sa akin dahil mag-isa lang po yung nanay ko na nagtataguyod sa amin. Kaya po, buti na lang nandyan po si daddy at mami para akuin po ako. Sila po yung nagpalaki ng wala akong maririnig sa kanilang kahit ano. Mamahalin ka lang nila ng mamahalin. Aalagaan araw-araw hanggang sa lumaki ka. Kung nakikita lang ng lolo mo yung success ng iyong business. Opo. Yun po yung inihiling ko eh. Sabi ko, di, sana nandito ka. Kung ano po, papabili ko sa'yo di kung anong gusto mo ngayon dahil medyo nabibless tayo. Gusto ko sana ibalik sa'yo lahat eh. Pinalaki mo ako 17 years oh. Ngayon, si mami na po. Kay mami ko gagawin lahat ng hindi ko nagawa sa'yo. Yung hindi mo naramdaman, paparamdam ko kay mami. Ano yung initial reaction mo nung nakarating sa'yo na wala na si lolo mo? Ano yung unang naging reaction? Hindi ka pa makapaniwala. Hindi po.
sight bali ganun. Sight po alalahanin na yung moment na mawala na siya sa undo. Yung sight mo wala ng tatay. Dahil para sa akin po, siya yung una kong tatay. Siya yung tunay kong tatay. Hindi ko man nakilala yung tunay kong tatay na biological father ko, pero si daddy po talaga yun. Siya yung kabuuan ng isang mapagmahal na magulang, yung daddy. Yes po. Siya rin naman ang nagtatapang sa'yo. Yes po. Kung ano po ngayon, laging pasasalamat ko po yun kay mami at kay daddy at kay mama. Sa buong pamilya po kasi, tinutuan po nila ako eh. Kasi sa pamilya nga po, ako po yung walang father. Kaya tawag ko po sa mga tito ko, puro papa. Hindi po nila ako pinabayaan. Kaya masasabi ko pong puhunan po talaga ang mapagmahal na pamilya para masenso ka sa buhay. Dapat makinig ka sa nila. Mahalin mo yung mga magulang mo, respeto. Kasi pag wala kang respeto, hindi kayaangat ng Diyos. Yung tunay mong tatay, hinahanap? Hindi ko po siya hanapin. Nakilala mo ba siya? Hindi po. Hindi po siya pinapakilala sa akin ng nanay ko dahil feeling ko din naman po hindi na kailangan. Kasi ayoko na siya hanapin, bakit iniwan niya ako. Hindi na po. Wala na po akong pakay sa kanya. Hindi ko na din po siya gusto. Okay lang siguro makilala ko siya, pero hindi na po para mahalin ko siya ulit o makikisama ako sa kanya. Hindi. Okay na po ako dahil siguro nga salamat kasi iniwan mo ako eh. Ito ako ngayon. Malaking factor po yun sa akin na kung bakit ginawa ko ang lahat. Bakit gusto ko may patunayan ako. Bakit naging tunay na lalaki ako kahit wala akong role model na tatay. Nandiyan naman yung lolo ko. Nandiyan naman silang lahat para kunan ko ng lakas at kainaan. Hindi ko po siya kailangan kasi inabandon niya po ako eh. Siguro po mali po yun kasi. Kaya tama lang na okay na po ako sa kung anong meron ako ngayon. You never asked your mom about your dad? Hindi po. Bakit nga hindi ko tinanong si mama? Alam mo kung bakit? Bakit? Daddy mo nakapagbigay ng sa'yo. Okay. Nakita mo yung purpose ng hindi mo nakilala yung tatay mo? Opo. Mas mahirap na way, mas malaki yung reward. Yun po yung iniisip ko. Kaya ako po ayoko ng madaling buhay. Gusto ko po kasing mas mahirap yung pagdaanan ko kasi pag mas mahirap na challenge, mas mahirap na mission, ibig sabihin po nun, onti lang yung makaka-accomplish. Ibig sabihin nun, special ka pag natapos mo yun. Kaya para sa akin po, walang madaling buhay. Huwag nyo hilingin na magkaroon ng madaling buhay dahil ibig sabihin nun, easy life. Hindi yun yung buhay na pinagdaanan ng mga wealthy ngayon eh. Kumbaga, gusto mo muna ng hirap na hirap ka bago mo marating ang tuktok. Maganda po yung nahihirapan ka bago mo makuha yung gusto mo kasi para deserving ka. Hindi mo siya nakuha na madali kasi ginawa ko ang lahat eh. So nagpapasalamat ka na yan ang takbo ng buhay mo. Yung wala kang tunay na ama. Andyan lang ang lolo, lola mo tsaka mangi mo. Opo. Nagpapasalamat po ako dahil naranasan ko po lahat yun. Kasi lahat po ng tough times, mga pangit na sitwasyon, yun po yung humuhubog sa'yo eh. Doon ka kukuha ng knowledge. Kasi kung gaano kahirap yung pagdadaanan mo, ibig sabihin yung mga susunod, sisiyo na lang eh. Madali na yun sa'yo. Kaya kung ako sa inyo, hilingin nyo po na mahirapan kayo, hilingin nyo na magkamali kayo. Kasi oras na magkamali ka, doon ka matututo. Tama. Isa sa mga nakakatuwa sa'yo, yung pagtulong mo rin sa mga friends mo. So, paano mo sila nahikayat dun sa negosyo mo? Paano mo sila napaniwala na itong negosyong ito ang magtatayo sa atin? Una po, may sinet lang ako na goal. May mission lang tayo na siguro balang araw makikilala din tayo. Tapos, sinasabi ko din po sa sarili ko na balang araw, makakasama ko yung mga kaibigan ko. Dapat sabay-sabay kaming aangat. Dapat sabay-sabay kaming aasenso sa buhay. Kasi maganda yung at an early stage, alam mo na kung saan ka tutungo. Dapat na navigate mo na yung path mo para mas madali, mas maaga, mas mabilis. Kaya po, yun po yung kinrave ko. I crave for stability pa lang at a young age. Kaya po, having my life together is all I focus on. At gusto ko po may kasama. Ayoko po mag-isa lang. Ayoko nung aangat lang ako kasi dahil lang sa akin at wala akong maisasama. Naniniwala po kasi ako na magiging maganda lang ang buhay mo kapag nakapagpaganda ka na din ang buhay ng ibang tao. Kung hindi ka nakakapagpaganda ng buhay ng ibang tao, sinasayang mo lang yung oras mo. Kaya yun po, sinama ko po yung mga kaibigan ko. Unang-una po sinimulan ko sa isa kung saan lang kaya. Hanggang sa yung isa po, kinakausap ko na parang inaano ko na po yung utak niya eh. Binibuild ko na balang araw dapat
may makakasama tayo dito. Dapat hindi tayong dalawa lang. Hanggang sa naging tatlo po kami. Tapos yung pangatlo, sinasabihan din namin na maging apat tayo dito. Walang araw, basta tuloy lang. Hanggang sa apat na po, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Tawagan na po namin lahat. Opo. So ilan na kayo lahat? 10 po. Yung kahulihan po, siya po yung nag-iisang hindi po siya sumama dahil kaka-computer po niya kakalaro. Kakalaro sa computer. Opo. O, tapos? Hanggang sa inis po sa kanya kasi ganun lang siya ng ganun eh. Di ba, Alisano, kung pinagkakitaan niyo yun? Ay, hindi kumikita. Hindi naman po eh. Kami po, nakakita na kami yung mga kaibigan niya. Kaya po, hanggang sa ngayon po, nandiyan na po siya. Paano mo siya na-convince? Kasi na-realize din po niya eh na siya na lang po yung kulang sa barkada. Kulang sa barkada. At siya na lang po yung hindi kumikita eh. Kaya ngayon po, andyan na din po siya. Nigil na po niya yung kaka-computer at kakalaro. Kaya po, ngayon po, natutulungan na din po niya yung sarili niya at saka yung family. Na-convince ko na din po sa wakas. Nahimok mo na. Opo. Kompleto na kami. Mission accomplished. Okay. So, hinikayat mo silang magtrabaho sa'yo. At kumikita na rin sila. Anong sabi sa'yo ng mga magulang? Doon nga po ako natuwa eh. Na may, lately po, may nagchat-chat po ng mga magulang nila na sabi po ni tita, Josh, maraming salamat dahil isinama mo yung anak ko sa trabaho, sinama mo sa business mo. Salamat dahil ininganyo mo sila. Dahil ngayon, mas naging responsable na yung anak ko. Nakikita ko sa kanya na nag-grow siya. Yung mga ganun pong message yung mga magulang nila, mayroon din po na hindi na daw po nahingi sa kanila yung anak nila. Ng pera po. Kasi nga may pangtustos na din. Siguro yun din po yung fuel nila. Kung bakit nila tinutuloy ito kasi nakikita po nila sa akin na nagiging proud yung magulang ko. Sinasabi ko sa kanila na dapat kayo din. Gawin nating proud yung mga magulang natin sa atin. Dahil dapat hindi tayo ordinaryo. Hindi tayo ordinaryong kabataan. Kaya nga tayo nandito eh. Kasi nakikipagsapalaran tayo para patunayan natin na posible. Na habang bata pa lang, subukan na natin. Walang mawala sa atin. Bakit sinabi mo na kailangan hindi tayo maging ordinaryo? Kasi po, bata pa lang po ako, feeling ko, para makaangat ka sa buhay, kailangan excellent ka. Kailangan magaling ka sa gagawin mo. Alam mo yung ginagawa mo. Kaya dapat po sa lahat ng ginagawa mo, galingan mo, dapat alam mo ang alam mo at maging aware ka sa hindi mo alam. Kasi yun po yung susi sa success. Na gawin mo ang lahat ng bagay ng mahusay at tingnan mong magbago yung buhay mo. Pagmasdan mong magbago yung buhay mo. Ako, lahat ng kilos, sagarin mo. Huwag mong lilimitahan yung sarili mo. Basta may pangarap ka, lahat posible yan. 17 ka pa lang, bakit ganyan ang takbo ng utak mo? Para mukha ng 50. Siguro po dahil po sa pinagdaanan ko 'to eh. Bakit gaano ba kahirap ang buhay niyo nung araw? Hindi naman po ganun, pero araw-araw parang gusto ko lagi may character development. Gusto ko po araw-araw nag-grow kasi ako po yung tipo ng tao na pag po wala akong natututunan na ano po ako, nape-pressure ako eh. Tsaka nung bata pa lang po ako, nung high school, pressured na ako sa buhay. Kasi gusto ko po talaga magandang buhay. Hindi po ako kontento sa kung anong meron kami. Kontento naman po. Di mo po ako yung ano, nagbubulok-bol kasi bakit ganito lang tayo. Hindi po. Masaya po ako pero gusto ko po laging maiahon yung pamilya ko at nung nagsisimula po ako, yun po yung iniisip ko na ginagawa ko to dahil gusto kong baguhin yung sitwasyon sa bahay. Gusto ko pong maging masaya kaming lahat. Gusto ko pong umasenso. Mukhang malayo mararating mo. Bihira sa mga ganyang kabataan na may ganyang isip. Thank you po. Bihira, sobra. At yung mga ganyan ng klase ng pag-iisip, yan yung mga mabilis magtagumpay kasi gusto. Sabi mo, may posibilidad pag gusto. Diba? Dapat po kasi decidido ka po talaga eh. Hindi mo kasi magagawa yung isang bagay kung parang ipapag sa walang bahala mo na. Bahala na bukas, bahala na ano. Dapat lagi kang piplano. Dapat focused ka kasi the more focused you are, the faster you achieve your goals. Kung gaano ka decidido at kapursigido, ganun din po kabilis eh. Mabilis lang po talaga, consistency lang. 6 na consistency, 5 buwan. Wala po akong tigil nun, 5 buwan. Hindi po ako tumigil. At hindi ka naman tumigil ng pag-aaral? Hindi naman po. Tuloy-tuloy lang po. Tapos, araw-araw po, dapat may isaset ka na goal. Araw-araw, dapat may ma-accomplish ka. Kasi, isang ma-accomplish mo na yun, malaking bagay yun. Sa buong journey mo, kung ganun ka lagi mag-isip, di gaano kalayo po yung mararating mo, diba? Ano pang pangarap po para sa Crispy Kang?
Pangarap ko po ay makapagtayo po sa mall, makapaglagay po sa supermarket, and makatulong pa po sa maraming kabataan. Gusto mong mag-employ ng mga bagets, ng mga mas bata? Hindi lang po sa pag-work dyan. Gusto ko din po na mag-resell sila, ganun po, mag-distribute. Kasi as of now po, yung chips po natin is very cheap and affordable po. Malaki din po yung profit. Parang 28% profit po siya. So, malaki po yung kinikita kada isang transaction lang. So, malaking opportunity po siya kasi kung ako po sa kanila nga, mas maganda sumabay na sila ngayon pa lang kasi sigurado lilipad tayo. Yun po yung iniisip ko na sana po madaming tumangkilik para mas madami din pong matutulungan. At ano nga yung goal mo? Bata pa lang po ako, high school, tuwing nagtitingin po ako ng mga role models, yung mga titingalain, yung mga wealthy man po sa ngayon, sa panahon ngayon. The wealthiest man po, hindi sila empleyado po eh. Nakikita ko po yung sarili ko na kailangan hindi ka magtrabaho ng 9-to-5 job para hawak mo yung oras mo at wala kang paycheck para alam mo kung ano yung kikitain mo. At hindi ka sure pala kung ano yung kikitain mo, pero dapat kontrolado mo yun at ikaw dapat yung kakayod nun. Kayod to ka kung paano mo bubuhayin yung sarili mo. Ba't meron kang ganyang mindset? Kasi natuto po akong tumingala. Lagi kong tinitreat yung sarili ko na dami pa akong ilang matutunan kasi madami pang mas matalino dyan. Kasi po yung human brain, nagde-develop yan hanggang 21. So mula po nung natutunan ko yun, sabi ko, okay. Parang 16 po ata ako nun. So sabi ko, mula ngayon, lahat ng moves ko, iaasok ko muna sa mas matalino sa akin. So before I make a move, nagko-consult po ako ng someone na sa tingin ko mas matalino sa akin sa field na yun. May alam. Yes po. Kaya maganda po yung nagre-relate tayo sa expert at hiniram natin yung utak nila. Siguro po, kaya mas maaga akong na-navigate through life kasi hiniram ko po yung utak nila. Galing oh. So, I'm sure malaki ang pangarap mo para sa Crispy Cancun Moon na makarating pa sa ibang bansa. Yes po. No? Ano yung masasabi mo sa mga kabataan, lalo na sa mga tamad? Isipin nyo kung anong gusto nyo maging balang araw. Gusto nyo bang maging batugan o maging magandang impluensya? Kasi sa atin naman po mga kabataan, kami yung mamimili kung saan kami pupunta eh. Kung anong kapalaran namin nasa sa atin yan eh. Kaya mamili lang kayo. Doon nyo ibuhos yung decision nyo kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. At habang maaga pa kung may plano ka na nasa isip mo, huwag mong tutulugan. Gawin mo agad at execute mo yung plano mo dahil yung magsimula ka pa lang, malaking achievement na yun. Ano pa kaya kung tuloy-tuloy mo yun at kung may marating ka dun? Gawin mo lang ng gawin hanggang sa magkaroon ng resulta. Ikaw ba naniniwala na ang kapalaran ng tao ay nakadepende kung makakatapos siya ng pag-aaral? Hindi po, kasi kung titingnan natin, mayroon dyan ang mga hindi naman nakapagtapos. Pero dahil sa tiyaga, sipag, magpupursige, nakabuo sila ng sistema na makakaahon sa kanila sa hirap. Pero huwag niyong titigil yung pag-aaral kasi napakahalaga ng knowledge. Pero pwede natin matutunan ang knowledge outside the school. Feeling ko nga nandun po yung mas malaking influence. Yung mas malaking knowledge makukuha mo sa tao. Pangalawa, sa environment mo. Kung anong ginagalawan mo, mamili ka ng maayos na environment kasi doon ka mahuhubog. Kung anong nakapagtapos paligid sa'yo, yun ang i-influensya sa'yo. So, paano mo ngayon i-ano yung mga bata na hindi nila alam kung gusto ko to, ito gusto ko rin, ito gusto ko rin. Hanggang ending, wala na silang magawa. Para sa mga gustong hanapin kung para saan sila, unang-una, balikan mo ng pagkabata mo. Balikan mo kung anong hilig mo. Balikan mo kung saan ka magaling. Balikan mo kung saan ka mas magaling sa iba. Kasi from there, malalaman mo kung saan ka pwedeng mag-excel. Tingin mo, alam mo yung gagawin mo. Kung hindi mo man alam, malalaman mo along the way kasi mamahalin mo at hobby mo siya eh. Gagawin mong passion. So, yun po. Balikan nyo yung childhood nyo kung saan ba kayo magaling. From there, malalaman nyo kung paano nyo sisimulan ng lahat. Sa lahat na ibinahagi mo, Josh, ano yung pinaka natutunan mo sa buhay? Ang natutunan ko po ay, huwag mong hayaang tumanda ka bago mong simulan yung pangarap mo. Dapat habang bata ka pa lang, may pangarap ka na. Dapat bata ka pa lang, alam mo na yung direction mo sa buhay. Hanggang sa magtagumpay ka. At pag nagtagumpay ka na, hindi ka napupulutin sa angkungan.